Yun, so ito yung 4 valve natin. So nagpalit tayo ng domino na quick throttle. Tapos tinanggal natin yung oil cooler kasi sabi ni Kit malakas naman daw yung bomba ng langis. Testing natin. Maglit lang. Labihan naman yun. Sa panggilid, same pa rin. Nagpalit lang ng triangle pulley. Tapos ito yung sinasabi ko na nagpalit ng throttle body, sniper throttle body. Tapos naka-eraser nga pala ako na ECU. Yun, sa mga nagtatanong. Sarap! Pucha, grabehan! Oh, good day! What is up? So, kamustahin natin lahat ng nanonood ng Motobentong, lahat ng sumusuporta mula page hanggang sa YouTube channel natin, no? So for today's vlog is papakita lang natin yung performance na itong 4 valve kasi nagkaroon to ng changes eh. Malaki yung changes na nangyari dito. So bago natin simulan, gusto ko muna mag shoutout sa team Chet Twex FI Modification. So shoutout din sa ACP and shoutout sa lahat ng bumubuo ng MMC. Woo! So paano guys? Tara! Let's go! Woo! Yan, so ngayon nandito ako sa Bandia going ng Caloocan. So galing kasi ako pumasok. So syempre ibablog na rin natin, explain na rin natin kung kamusta and kung ano ba yung mga nangyari dito sa ating MIUI 125 na 4 valve. So medyo matagal siya natin ga kay Chet, siguro mga nasa 2 weeks ata something kasi marami siyang mga pinalitan. Pinalitan ng throttle body natin ng 36mm pero sniper. Ang magiging problem lang dyan is magkakaroon ng butas yung compartment kasi nakatayo na yung sniper natin eh na throttle body. So since nakatayo na siya, syempre tatama yung compartment kaya ayun yung dahilan kaya bubutasan. Then nagpalit na rin tayo ng gearing. After mapalitan ng gearing, nagpalit na rin tayo ng triangle pulley set ni Chet. So ayun yung mga major na napalitan sa atin. Tapos palit ng bola. And also, nagpalit na rin tayo ng quick throttle. Siyempre, sayang yung 4 valve natin kung hindi naka-quick throttle. Kaya, kahit anong beer ako, talagang, ayun o. Makita nyo. Ayun, pag nilaro mo siya, talagang tutunog na sobra. Testing natin. Maglit lang. Grabehan naman yun.
Sarap! Ayun na! Grabe naman itong 4 valve na to. Sarap! Pucha! Grabehan! So, kita nyo naman yung performance niya. Diba guys? Tinesting ko lang sa takeoff kung kamusta. And medyo okay naman siya. Medyo, alam niyo yun. Sobrang lakas. Iba talaga pag 4 valve. Iba talaga pag 200cc. So, sobrang lakas nga. Hindi na kinakaya yung bigat ko eh. I mean, isipin mo, kahit na sobrang bigat ko, parang I think 75 kilograms yata ako, eh, kita mo naman na talagang parang, alam mo yun, yung tinatapon ka lang niya. Grabe guys, grabe yung gawa ni Chet. Ano yung sekreto, naka-sniper throttle body tayo. So kung gusto niyo magpagawa, syempre, punta lang kay Chet. Pwede kayo pumunta doon. Pwede nyo inquire kung magkano. Ang alam ko kasi ginastos ko is 4,000 ata sa throttle body. Parang ganon. Somewhat na ganon yung presyo. So explain natin yung specs niya mamaya. Galit na galit. Grabe. Sobrang sarap talaga pa andarin. Grabe oh, anti-hining tumunog. Grabe talaga. And so hinto tayo doon para gawan natin to ng specs review. Kasi nga nagbago na eh, di ba? So explain natin bawat isa kung ano yung mga napalitan. Siguro dito na lang tayo. Yun, so ito yung 4 valve natin. So nagpalit tayo ng domino na quick throttle. Yan, kung nakita nyo. Tapos, tinanggal natin yung oil cooler. Kasi sabi ni Chet, malakas naman daw yung bomba ng langis ng M3. And also, medyo kailangan ko rin ng lagayan sa gamit kasi binabiyahe ko rin to sa malayo. Sa panggilid, same pa rin. Nagpalit lang ng triangle pulley. Tapos, nagpalit ng bola. Ang bola ko is straight 10, then 4S1M na Belsan lining, tapos nagpalit ako ng gearing, secondary gear na 14-3070. Tapos ito yung sinasabi ko na nagpalit ng throttle body, sniper throttle body. Yan, kita nyo guys. Tapos ito yung battery, yan yung sinasabi ko na medyo binutasan lang yung compartment, pero may nakita na ako na nagmo-modify ng gantong compartment, so walang problema. Yun lang yung pinalitan. Tapos ang set ko pa rin is 200cc 4 valve, bore 66 piston, tapos naka-eraser nga pala ako na ECU. Yan. Yun, sa mga nagtatanong. Alright. Yun. Sa starter ko naman, and speaking of starter, papaisip kayo ba't ang dali i-start ng 4 valve. Convert kasi yan, so sila Chet lang nakakaalam. So kung gusto nyo bumili ng starter, yan may available yun kala Chet. And kung gusto nyo magpa-convert, parang nasa 300 lang ata yung machine. Tapos di ko alam kung paano kino-convert nila Boss Mike, Papa P, tsaka ni Chet yun. So yun guys, sana nag-enjoy guys sa simpleng vlog ko lang ngayon na binuhay lang ulit natin yung natutulog. Kasi kung napansin nyo, medyo nag-focus tayo sa Aerox dahil pinalakas ko nga rin yung Aerox ko. Pero syempre, hindi naman natin bibitawan tong ating M3. After natin palakasin yung Aerox, siya naman yung pinalakas natin ngayon.
Sarap ng quick throttle, oh. Sobrang saglit lang pumiga. And also abangan nyo yung mga vlog namin ni Chet. More on upgrades. Hindi lang sa MIUI, sa lahat ng motor, kahit anong motor, underbone, scooter, lahat-lahat. Kung gusto nyo magpagawa ng race bike kay Chet, yan, pwede, gumagawa din yan. Medyo naninibago pa sa quick throttle kung paano ko siya lalaroin. Pero ngayon, medyo nagagamay ko naman. Kung may mga tanong kayo sa engines, like kung gusto nyo mag-upgrade, gusto nyo mag-59 package, yan. Gusto nyo mag-59, gusto nyo magpa-super stock, kung sa M3, MSI, then sa NMAX, Aerox 63, 62, and also may bago si Chet ngayon, ha? 62, na stock, 5. So isipin nyo yun, no? Naka-bore up kayo, and in a way na talagang hindi kayo mahuhuli kasi stock yung pipe, wala, walang sabog yun, walang sakal. Di ko alam kung paano ginawa ni Chet yun, so siguro gagawa namin ng vlog yun next time. Yun lang, and thank you sa lahat ng nanonood ng Moto Bento Moto Vlog, and thank you sa pakinanood ng vlog ko kahit napakasimple lang nito, at pinakita ko lang yung performance ngayon ng ating MIUI 125 na 4-valve. So paano guys, dito ko natatapusin ng vlog. Huwag nyo kakalimutan, please like, share, and subscribe para updated kayo sa mga vlog ko sa YouTube. And also, please follow me on my Facebook page, www.facebook.com/motobentong. Ito na lang guys, thanks ulit for watching. Peace, Motobentong, alright.